kasalukuyan, meron pa rin po tayong binabantayan na isang low pressure area. At ito po ay tinatayang nasa layong 685 kilometers silangan ng Veracatanduanes. Ito pong low pressure area sa ngayon ay mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo. Ngunit patuloy pa rin po natin itong minomonitor dahil nga po nasa karagatan pa itong low pressure area. Samantala, isang low pressure area din po ang minomonitor ng ahensya. Ito po ay tinatayang nasa layong 850 kilometers kanluran ng gitnang Luzon. Nasa labas po ito ng ating PAR. Ito pong LPA, wala naman pong direktang epekto sa anumang parte po ng ating bansa. May mataas na tsansa na mag-develop into a tropical depression, ngunit ito'y tuluyang palayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Nananatiling habagat pa rin ang nagdadala or nagdudulot ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. At para po sa magiging taya ng panahon dito po sa Luzon, dahil po sa habagat, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan itong Mimaropa. So, possible po din po na magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Itong Kabikulan, particular dito sa may Sorsogon, Masbate, Albay at Catanduanes, ay makakaranas din po ng mga pag-ulan dulot naman ng low pressure area. Nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas ng mga localized thunderstorms. Dulot din po ng habagat. Agwat ng temperatura dito po sa Lawag, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 33 din po. Sa Kamaynilaan, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, 17 to 24. Sa Legazpi, 25 to 31. Sa Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, 24 to 30. At sa Kalayaan Islands naman, ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao naman, itong Eastern Visayas, gayon din po ang Caraga Region ay makaranas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Samantala, dahil naman po sa habagat, ay makaranas naman itong Zamboanga Peninsula, gayon din po ang Barm, kasama rin po ang Western Visayas. Magkakaroon din po ng mga pag-ulan, may mga chance rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya maging updated po yung mga kababayan po natin sa mga ilalabas po natin mga weather advisory kung sakaling magkaroon ng mga pagbaha. So ang nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay makaranas naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito po sa may Tacloban at Iloilo, nasa 25 to 31 degrees Celsius, samantalang sa Cebu naman 26 to 32. Sa Zamboanga, 23 to 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Ngunit ito pong western seaboard ng southern Luzon ay makakaranas na ng mga katamtaman hanggang sa maalon. Dahil po yan sa paglakas din ng ating habagat. Kaya't ingat po yung mga kababayan po nating mangingisda, lalong-lalo na po yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa ating 3-day weather outlook, makikita po natin dito sa Kamaynilaan sa pagdating po ng Martes at Miyerkules, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dahil po yan sa enhancement ng ating habagat. So ang magiging agwat ng temperatura natin sa susunod na tatlong araw ay nasa 24 to 32 degrees Celsius dito po sa Kamaynilaan. Baguio City, na-expect pa rin po natin na halos mga localized thunderstorms ang iiral pa rin sa mga susunod na araw. Agwat na temperatura ay nasa 16 to 23 degrees Celsius. Samantala sa Legazpi, magpapatuloy pa rin po ang maulan na panahon dahil po sa low pressure area at sa habagat. Agwat ng temperatura ay nasa 24 to 30 degrees Celsius. Metro Cebu, gayon din po sa ngayon, medyo good weather condition pa tayo. Ngunit sa mga susunod na araw, dahil nga po sa enhancement ng habagat, ay magkakaroon ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura ay nasa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman po ay patuloy na ang magiging magandang panahon. Yun nga lang, mataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. Araw po natin ay sisikat sa ganap na 5:33 ng umaga
at magtatakip silim sa ganap na 6:30 ng gabi.